Paw is said to be the leader of Bilibid-19. Intelligence reports from the Philippine National Police and National Bureau of Investigation show Paw has been handling a drug trade network in Luzon and Metro Manila. He funded a number of political candidates for protection. During the same raid in 2014, a gun was found in Paw's kubol that was registered to a congressman. Peter Lim is a wealthy businessman from Cebu. There's little information about his person. A well-placed source who has led investigations on illegal drug trade in the country says drug lords usually acquire businesses, both legal and illegal, to launder their drug money. They usually have protectors from the police. President Duterte claimed such is retired Deputy Director General Marcelo Garbo. The source says Garbo strengthened his links to the drug trade when he was regional director in Cebu. The former police official has not come out since Mr. Duterte identified him as a drug lord protector. Protectors supposedly receive 7 million pesos per week so that illegal gambling and smuggling can continue. They also earn from the drug trade. In exchange, protectors share intelligence information and get immunity from arrest and raids. Tinood lang, ipapatay talaga. Basta masilip na ako. Na. Sige, okay. Iwasan talaga. Tinood. I believe the president was fed with wrong and poisoned information regarding the matter. 100% hindi po totoo yan. Alam po ng ating mahal na Panginoon na siya lang ang aking huwes sa puntong ito. But what is certain is, number one, I have my integrity intact. Number two, I have God watching over and protecting me and my loved one. Ako po si Police Chief Sofrendo Edgardo Gonzalez Quino. President, kaya ko po kayong tingnan mata sa mata. Kaya ko pong isubject ang aking sarili for lie detector test. Kung magigira tayo, ha? Sinasabi ko sa inyo, kahit ako mamumuno ako, makipag-gera tayo kahit kanino, makipag-gera. Pero kung yung desire na mag-servisyo pa after this, wala na akong desire. Lilinisin ko lang yung pangalan ko. Lilinisin ko lang yung pangalan ko. Sisiguraduhin ko na malinis yung pangalan ko at ako'y mag-early retirement. Alam ko po ang aking pagkatao, I have never been involved in illegal drugs activity. I have never been involved in any shenanigans, so to speak. I have never been involved in nefarious activities. And hindi po ako dregs of society, hindi po ako salot ng lipunan. Hindi ko po matatanggap yan kasi sa kabila po ng ginagawa namin na laban sa drugs, sa kampanya ng ating bagong presidente at ng ating bagong halal na GPNP na Sir De La Rosa. Ito ba po yung kapalit na sa aming lahat ng ginagawa? Na unang-una ay isa po ako sa galit na galit sa drugs. Ayoko ba kake? Patawag na akong tanang units operating kasi sila may tanang yun, PDM, Diligence, Military, BNBI. Iba kang ginasuspitsa hanggang drug lord ka. Yes. Kanya gi-investigar ka sa Congress? Ito muna. What year? 1997 dito. Yeah, 97, then ito, number 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Oh, wala ka mag-abot. Wala na magkabot sa Congress, siguro. But I remember nga tong congressman ko, there was an investigation. I don't know, taga Cebu po ito. Pagkang goles nga, naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala. Yeah, okay. So, and po na ato'y usa ka Chinese nga na-involved sa druga. Kanang, mangutana ko ni Mugtinod Alay. Nagbanta, magut ko.
na sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa imong padung. Pero tinuod ba ngam sige regular commuter ka? Thank you kaayo, Mr. President. Mukuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta ma Holy Week. Magawas yun nga na, Holy Week. Usually Holy Week. Kuyo yung whole family nga na. Kuyo yung whole family nga na. Sa kuyo sa mama na ko, kuyo sa mga anak. Wala kayo ka-istorya dito sa China, may droga? Wala, Jud. Bisa ka usa, Mr. President, wala, Jud. Kunin nga taga, ha? Nagbanta yun, ipapatay taga. Sa tinuod lang, ipapatay taga. Basta masilip na ako, ano, ganito. Sige, okay. Tiwasan taga. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugani ko sa tinuod, nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di, anak. Nga nung musulpot man yung pangalan. Sa ako makuha na, Mr. President, sa atong una. Gusto ko man tinaya sa atong doon na yung barrel look ni Gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Niya paghuman, nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat to ko sa ni? Resolution, para ko imbestigaon. Oo, para ko imbestigaon, anak. So, nagbuhat sa imbestigasyon na regarding ano? Congress. Oh, then primero, ilang ipakuhan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitag-iya ko na o mga department store, naitag-iya mga motel, naitag-iya mga jewelries, ana. Niya, pag nagkuhan ka na i-Sir Simonde na kolom, na naasgin sa mga kuhan, mga ilang imbestigahon. Niya, iyag-iyag butang na surprisingly nga, wa ko nung apil ang heavy equipment. Ana. So nabuhat ko ka congressional hearing si Kwan. Cuenco. Si Cuenco, oo. Huwag na itabo. Huwag yun. Tinga lang ko kay ano masulod man yung mga ano. Huwag walay sunog, di mo ginamasok. Pero, basi gumikan na itong Kwan ba, na itong barilok, alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, sir. Sa akong panahon. Mo adto ka kang kuha, no? Wala pa man kay tan-aw na mo karagsa. Kaya nga ka na isa, rutiwasan, tagil ka. Masiguro, taga ni mo lang sila, tapos mo, tagil ka. I will execute you. Pero, nung wala ka, you better go to the investigating agency. May NBI. Bigna lang Manila. Pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitution. Di ka kaya nalang madlock. So magdakag abogado, magtuka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang Guran or makikita ka kang kalida ang Secretary of Justice. Kuhao na ako ang tanang, yeah, kaibawa na sila kung saan. Unya, tanaw nila ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di takaila, wala may utang na loob sa imo, wala tay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero na ay Peter Lim, nga sige sulpot ang pangan. Muta na ko nga, sige dog, commute nga rin sa Pilipinas o Manila. Muna nga, giyaw na ko, sunod balik ni mo, diya pala sa airport, tiwasan talaga. Actually, tinood ka na, tinood, tiwasan talaga ka. Wala pala, dili ko, di ko nag-aingo, kadlok-kadlok, tiwasan talaga ka. Karon, kuhao na mong tanang ebidensya sa Congress. O niya among itanahon. Kung wala kay sala, magto ka nga ito pa. You open your life and your tanan. Sige, tanaw man. Salamat kayo. O niya, katong mga, kung naa sila yung mga testigos, pwede yun ni mong abogado ni mo, ipatawag, karon
ma istorya sa imong atubangan nga muna imong sa nakuha kayo sa tanaw na mo nga totoong mga tao nga nag-ipit di mo. Okay. Karon if you want, di naman tagi ng mga korte, huwag ka makaisa. Mag-confrontation mo sa tanang mga tao nga natap ni Anto kung ikaw ang tinuod nga the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang ikaw and ako, Chinese mo po na akong lulo. I have nothing against Chinese, Filipino-Chinese. My father is or was. Pero nasasaktan, nasakit ko kay ang drugs. It has corrupted the police. It has worked hardships for everybody. Nakakaawa ang mga naana diha. Wala na na eh. Lalo na yung bangag na yun. Wala na. Di na makalabas yan. Because, ano ka lang, siya both, unlike cocaine and heroin, it grows naturally. Papi na eh. Ang shabu is cooked with chemicals and it reduces the brain to its muna yung problema. So, ang taong na shabu, wala na na. There's no turning back. No such thing as a complete rehabilitation. So, we have about estimated sa PDA ni Anto, 3 million ang naigo. Tanang ni surrender lang noon, that's a minuscule. Gamay ra kaya na? Pwede kan. So muna among problema karon unsaon na mo ning 3 million nga og naa na ang magkatol na ang lawas ay din mangawat mang hold up mangidnap o patay unya hasta ang gobyerno ang mga official gidamay tanan muna diha. That is why suko kaayo ko because I love my country. Yes. Sabot ka mahiguro. Sabot ka mahiguro. Really, ako kaman, taga Danao. Sibong. So, libay kasi. Suko yun ko. Hindi ko taguin yung galit ko. Talagang galit ako. Yes. Walay let up ni. By unfortunate chance, kung naa ka, better stop it. Pero wala, paghikog na lang because I will really look for you. Mo ginaitin doon, ha? Pareho mata siya, pareho mata taga Cebu na. Ana ang atong. So, ako wala akong mag-order og operation. I am declaring war against the drug industry. I'm with you all the way. I'm with you all the way, good, Mr. President. Mayo, so, I would conclude nga dili ikaw ng Peter Lim nga giingong drug lord. I would not say, Mr. President, 100%. I would say 500%. Wa gyud taon ko anang negosyo ha. Wa gyud taon. Kay akong papa tungo na, there was a time down among negosyo, nabangkar po akong papa, mama. Yun siya, doon ay niduol niya magnegosyo ng anak. Iyang gusto, iyang balibaran, he told our family na, mga bata po kami, yun siya, son, bisag watay kwarta, watay makaon, ayaw yung mag-inta na negosyo makadao to kinabuhi ila yung tao. Yung tao, sigkatao niyo. Oo, sigkatao. Kay, bisag wala na ta, mabankrap na ta, watay ka kabuhi, akong mama lang, natuulag panahi, para mabuhi ni Migbali. Provincia, bisag kung saan kalisod, hapit ang mga bahina ang mga maiksoon, lain-lain tiyo. Kaya huwag may kaon sa balay. Yun siya, ayaw yung intra anong drugs. Na kaya makadaot yung kinabuhi sa lain-lain tatawag pamilya. So, wala yung ka makiistorya, basing proposal na lang, ana nga. Wow. Maningon nga, bay, sulod, ane, kinakotag kita. Wala yun. Huwag yun ko na ilaw, na hindi dool na ko, ana. Huwag yun ko na kona na, kona na negosyo. Wala sa mga ito, ingon lang man ikaw. Kita tag sa kalugar, huwag kumusugot. Inakong diri sa. Dito tayo mag-usap sa.
dito. Ako, pasalamat ko because atong presidente nga na, you are a very busy person. And giving me the chance, the time and the chance to talk to you about the problem that I'm having now. So, mabot lang, sa unang pasalamat. Well, ako, I will not say I'm sorry because the reason why nga niya kayo is suspected drug lord. I will consider your explanation. Yeah, but just the same, para mawala na gani, yes, ang bahid, uh-uh, you better submit again. Kaya ako nung sa akong watch, mm-hmm, lain tong investigar ka sa Congress. Wala ko pakialam ito. Mayor lang ko sa Davao. Pero karoon mga good presidente na ko, and I declared war, yes, against Shabu industry. Ang akong target yun, ang mga drug lords, o katong dagkong negosyo. Tiwasan ko gina. Mr. President, kung in any way, in my small way or what, if I could be of help, I will really help. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag ininjan mo ang tao, eh wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok lang sa... Kung nasa gobyerno ka lang, yan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano, I will direct Andrea Domingo to yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano ng mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. So, yun ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayad ninyo, pera ng tao. Tsaka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money na ganun. Tayo ng gobyerno, naligaya ang kato, pero yung tao nagbayad niya. Hanggang ngayon, gutom. That is my... I hope that you take note of that and tell the guys there in Manila na yan ang... Mahirap yan. Lalo na yung taga-gobyerno. Either dito sa police, o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang gano'n. Basta mag-complain. I have to set up the 8888. Pag na-activate yan, tawag lang kayo to the Filipino people. Just call that will be based in Malacanang. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letter sa the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Istapa yan eh. Hindi yung nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong... Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang dyan ng ilang metro, alisan mo. Istapa. Actually, technically, yung mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balikin ninyo, you're committing staffa. Hindi lang nga, it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the revised penal code.